Hello friends, welcome back to our channel, the Geraldino family. And today, we are going to cook garlic shrimp pasta. First, we have to boil a water. Then just add salt without any oil. Pag kumulo na po yung water, ilagay na po natin yung spaghetti pasta natin. Nasa sayo lang po kung ikakat mo siya, pero ako mas prefer ko siyang hindi ikat. Tapos make sure na basahin mo yung label ng pasta kasi may naka-indicate doon kung ilang minutes lang siya pwedeng pakuluan. Just make sure lang din po na hindi siya overcook. Dapat al dente po siya. Al dente is cooked just enough to retain a somewhat firm texture. Kasi yun yung dapat sa pasta. Once ma-achieve mo na siya, ilagay mo siya sa strainer para makuha yung water. Tsaka mo na siya lalagyan ng oil. Para, ang reason nito, hindi siya magdikit-dikit yung mga strands ng pasta. Ito lang yung time na lalagyan siya ng oil. Pero kasi tayo nasanay na i-mix yung oil sa water at saka sa salt sa beginning pa pagluto. Napakasimple lang po yung ingredients natin. Syempre yung pinakuluan natin na pasta kanina, tomatoes, onions, garlic, pepper, fish sauce or patis, at saka yung shrimp. Dapat naka-divin siya. Tanggalan mo yung sa gitna, yung parang may black siya sa gitna. Tatanggalin lang siya. Pero yung tomatoes po, nasa sayo lang kung gusto mo yung cherry tomatoes or yung malalaking tomatoes. Ito lang kasi yung available sa kitchen namin. Pero kung gusto mo naman lagyan ng spinach, okay lang din naman. Kung ano ang gusto mo i-mix or gusto mo lagyan ng mushrooms, pwede din naman. Nasa sayo lang. Nasa ano, yung choice mo lang kung anong gusto mo idagdag. So, mag-start na po tayo. First, painitin mo na yung pan, syempre. Tapos, ilagay mo yung olive oil. Pagkatapos, isauté mo yung first is onions. Tapos sa onions, yung garlic. Tapos yung tomatoes. Make sure lang din siya na ma-mix siya lahat at saka yung tomatoes is parang madurog na siya. Kasi sa recipe na to hindi ako naggagamit ng tomato paste or tomato sauce. As in, fresh lang talaga siya, tomatoes lang. Yun lang ang nagpapakulay sa pasta. Yun lang ang ginagamit ko para magiging mapula siya. Pero nasa sayo naman, if gusto mo lagyan siya ng tomato paste, okay lang din naman. Or sauce, nasa sayo lang. Pero ako, mas prefer ko ganito lang siya. Napakadali lang talaga siya. I-mix mo lang siya. Lahat. Pagkatapos, yun na. Ginagamitan ko siya ng patis. Ayaw kong ng salt. Kasi medyo malasa pag patis kasi. Yung ginamit kong patis is from Thailand. Tapos yun, i-mix mo lang siya ng pepper. At saka, i-mix mo lang. After nito, ilagay mo na yung pasta. Yun lang. Napakasimple lang talaga siya. Available yung ingredients sa kitchen mo. I hope na magustuhan nyo to. Just in case kung may mga tanong kayo, pwede naman kayo mag-comment down below sa ano para masagot ko. I hope na matry nyo to at ma-enjoy nyo. Baka magtanong kayo kung may lasa ba siya talaga. Malasa naman po. Malasa. Malasa siya. At hindi lang ako naglalagay talaga kasi ng ano, mga magic sarap or yung mga nor cubes. Pero option nyo naman po yan. Okay lang kung gusto nyong gamitan. Ayun. Sana matry nyo to. Pag matry nyo, pwede mag-comment kayo sa baba para malaman ko kung ano yung feedback nyo.
Thank you. Enjoy cooking and enjoy eating.